Afternoon guys, ang ating gagawin ngayon is yung isang simpleng para alarm system na meron lang tayong isang ito sounder. Yung meron siyang built-in na ano dyan, yung sounder. And then meron lang din tayo na power supply. Itong power supply na ito is nakuha ko lang to dun sa dating pinagtatrabuhan ko. Ano na rin to eh, yung basura na to eh, kasi nasira na yung sa ano kasi siya, yung sa mga computer and then sa mga switch. Yan. Since na hindi na napakinabangan, kinuha ko na lang kasi alam ko magagamit ko ito eh. And then meron lang din tayo na yung on-off switch and then dalawang wire para dito sa ating switch and then doon naman ating sounder. Yan. So pakita lang muna natin itong ating sounder horn. Ayan. Ano siya, pina-power up siya ng DC na 24 volts. Ayan. Sa para alarm system, ginagamit ito eh. Sa ano siya, yung suppression. Kasi meron ding itong strobe yan. Umiilaw kasi ito ng ano, malakas eh. So talagang visible. Kaya ito yung ginamit ko na ngayon na tutorial para kasi ikakabit ko to dun sa labas ng bahay namin. Para kasi kunwaring may magnanakaw na pupunta sa ano namin, sa bahay namin is kahit manual lang pindutin lang ng anak ko or ng misis ko. Yun, ma-aware na yung mga tao dun sa aming kapaligiran, sa mga kapitbahay namin. Kasi malakas to eh. Pag yun nga, pinindot lang dito sa switch isa mag-alarm na kaagad dito. So since ito nga is DC, pinapower siya ng DC, kailangan talaga natin siya ng power supply. Ito yung kanyang speaker. Yan. Simpleng ano lang. Ano to eh, horn strobe ito eh. Yan. So yun nga, kasi pinapower up siya ng DC. Itong power supply naman na ito na nakuha ko dati is yun nga, basura na rin to eh. So inano ko lang, tinago ko lang to. Meron din siyang DC na ayan, no? 18 volts yung DC. Pasok pa rin siya. So gagana pa rin yung ating horn strobe kasi 24 volts. I guess mga 18 to 30 to something naman talaga yun, yung pasok na voltage dyan para ma-power up or para mapagana natin yung ating horn strobe. So yung ano nito, yung input niya, ayan, yung input nito is AC, ayan, 230 volts. So pwede na nating i-saksak lang ito sa ating mga saksakan. Ayan, and then masusupply na ito. And then yung kanyang output, yan, meron nga siyang 18 volts. Dito yung kanyang output. And then meron din tayong natitira pa na output dito. Dito lang ako kakabit kasi yung DC nandiyan daw. Yan. So i-connect muna natin siya yung ating mga wiring. Ito kasi nilagyan ko lang ng cord tsaka ng male plug para diretsong saksak lang dun sa ating saksakan o kung saan may malapit na outlet. Naging connection natin para sa ating simpleng para alarm system. Yun, kinonnect natin siya dito. May connection tayo, may wire tayo dyan sa ito kasi yung power supply natin para ma-supply siya. Saksak natin siya sa outlet. Yan. Meron lang tayong plug. Yan. Yan. And then connect na natin siya dito direkta, and then yung kanyang output, yan, 18 volts 1.5 amps na DC. Yan, dito natin siya
connecting. Ito yung terminal ng kanyang output. And then tutuloy yan dito sa ating horn strobe na terminal. Ayan. Pero bago syempre siya pumunta rito, hindi buo yan. Kailangan nating i-connect sa switch yung isang linya nito. Ayan, yung isang linya kailangan nandoon sa switch, hindi dapat buo. Kasi ito yung ipipindutin para kunwari yun nga may masamang loob na nakita tayo, pwede nating pindutin ito para dumalo yung DC na kuryente dito and then ma-power up ito and then tutunog ito para ma-aware yung ating mga kapitbahay. Yan, so testingin natin siya para malaman natin kung gumagana ba talaga siya. Ito meron na to. Yan. Na-supply na siya. Meron na siyang AC. Eh naka-green na siya. And then yun nga since na pipindutin ko lang itong switch and then tutunog na itong ating horn strobe. Yan, pindutin lang natin to. Yan, gumana na siya. And then, ano lang natin to, install lang natin to dun sa labas ng bahay para, yun nga. Kasi, panlabas naman talaga to para makita ng mga to. Kasi kapag sa loob ito in-install, yun nga. Wala rin makaka-notice na kapitbahay natin na may nangyayari na pala dun sa loob ng ating bahay. Yan, i-install natin to.